Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, hindi ng bell icon para lagi po kayong updated sa parating pan-upload. Rafael? Tawag ko sa kanya nang pagkapasok ko sa kondo. Agad akong dumiretso sa kwarto niya at nakita ko si Althea at Rafael na nagliligpit ng mga gamit. Rafael, bakit mo kasama ang babae na yan? Tanong ko sa kanya. Malungkot ang mukha ni Rafael. Babalik na ako sa mansyon. Pero paano ako? Paano ang baby natin? Ipalaglag mo na lang ang bata. Ano? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Gusto mong ipalaglag ang anak natin. Hindi ko napigilan ang umiyak. Hindi kita pwedeng isama sa mansyon. Kaya kung mahal mo ako, ipapalaglag mo ang bata para muli tayo magkasama. Hinawakan ko ang braso niya. Please, pag-usapan natin ito, Rafael. Hinawakan ni Althea ang kamay ko at tinulak niya ako. Huwag mo siyang pakialaman. Rafael! Hindi ako pinapakinggan ni Rafael. Dire-diretso siyang lumabas ng kondo kasama si Althea. Humagulhol ako ng iyak habang nakahiga sa sahig. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Rafael! Paus na ang boses ko sa kaiiyak, na natili pa rin akong nasa sahig at nakahiga. Madilim na rin ang loob ng kondo ni Rafael. Wala na ang mga gamit niya dahil kinuha na niya. Nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan, kaya bumangon ako pagtayo ko. Nakita kong may dugo ang damit ko. Kinabahan ako dahil sa maaaring mangyari sa baby ko. Nilakasan ko ang loob ko at pumasok ako sa kwarto ko at naglagay ng napkin. Pagkatapos ay ininom ko ang pampakapit na gamot na nireseta sa akin ng OB ko. Pagkatapos ay nagpalit ako ng damit upang pumunta sa hospital. Awang-awa ako sa sarili ko dahil mag-isa kong hinaharap ang lahat ng pasakit ng ito. Kung hindi siguro ako buntis, hinabol ko si Rafael ngayon. Dumiretso ako sa emergency room para magpa-check up. Ngunit hinarang ako ng nurse. Ma'am, saan po kayo pupunta? Magpapa-check up po ako. Bukas pa po ng umaga ang OPD. Buntis ako at dinudugo ako. Ganun ba? Pasok po kayo sa loob. Nasaan po ang kasama nyo? Wala akong kasama. Mag-isa lang ako sa bahay na makaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Tapos bigla na lang akong dinugo. Alibay ko sa nurse. Sige po, humiga po kayo at tatawagin ko na ang doktor. Salamat. Habang naghihintay ako ng doktor, kinuhanan ako ng nurse ng blood pressure ko. Height, weight, at body temperature. Ilang saglit pa ay dumating na ang OB doctor na naka-duty. Mabuti na lang at may OB pa akong naabutan dahil mas matitingnan niya ang dahilan kung bakit ako dinudugo. Nagkaroon ka ng spotting dahil siguro sa ginawa mo ngayong araw? Huwag kang masyado magpapagod. Magbubuhat na mabibigat at may stress dahil nakakasama sa baby mo. Ituloy mo ang iniinom mong gamot na pampakapit sa loob ng 7 araw. Kapag nagpatuloy pa rin ang spotting mo, ay bumalik ka ulit rito. Tumango ako. Thank you, Doc. Welcome. Sa susunod, isama mo ang asawa mo o di kaya isang kamag-anak mo para may mag-aalalay sa'yo. Tumango ako kay Doktora. Hindi na lang ako nagsalita dahil ayokong isipin ang nangyari.
Ipinikit ko ang mga mata ko nang umalis ang doktor. Durog na durog ang puso ko ngayon. Ma'am, may numero ba kayo ng asawa niyo? Gusto niyo pong tawagan namin para may magbantay sa inyo? Tumango ako. Ibinigay ko ang numero ng number ni Rafael. Nagbabaka sakali pa rin ako na kapag nalaman niyang may masamang nangyari sa akin, ay maaawa siya at pupuntahan ako. Pagkalipas ng isang oras, ay bumalik ang nurse. Ma'am, sigurado po ba kayo na tama ang numero na binigay niyo sa akin? Tumango ako. Opo, tama po yan. Nakausap namin ang may-ari ng number at sinabi niyang hindi kanya kilala. Pinigilan kong huwag umiyak sa harap ng nurse. Patingin nga po ng numero. Ipinakita niya sa akin. Ay, mali nga. Teka, nasa isang cellphone ko po pala yung numero ng asawa ko. Number pala po yan ng kliyente ko. Buti na lang at hindi asawa niya nakasagot. Kung hindi, baka nag-away pa sila. Alibay ko sa nurse. Napakamot sa ulo ang nurse. Kung ganun po pala, wala kayong bantay. Kayo ko naman po ang sarili ko. Kahit wala na po akong bantay, nasa Cebu din po ang asawa ko. Hindi naman yun makaka-uwi agad. Alibay ko. Sige, kayo na po ang bahala. Sabay alis ng nurse. Gusto ko sanang sabihin kay Elsa or kay Estela ang nangyari sa akin. Kaya lang, ayokong makadagdag ako sa stress nila. Kaya sasarilinin ko na lang ito. Buong magnamag akong nanatili sa hospital. Pagkagising ko, ay ibang doctor at nurse na ang tumitingin sa akin dahil tapos na ang duty ng mga ito. Magkano po ang bills ko? Tanong ko sa nurse. Kinuha ng nurse ang bills ko dahil nga wala akong kasama. Ma'am, ito po ang bills nyo. Inaabot sa akin ang bills. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang bills ko. 9,000 pesos. Ang laki naman ng bills ko. Wala na po ba itong discount? Discounted na po yan, ma'am. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang bag ko upang kunin ang pera na inipon ko. Para sana sa panganganak ko yon. Ito po ang bayad ko. Pakibigay na lang po. Thank you. Okay, ma'am. Huminga ako ng malalim. Nang makaalis ang nurse, bagsak ang balikat ko nang makita kong ang laman ng pitaka ko. 200 pesos na lang ang natira sa inipon kong pera. Kailangan ko magtrabaho para makaipon ng pera. Lumabas ako ng hospital at bumalik sa kondo ni Rafael. Nagbabaka sakali akong babalik siya ulit dito. Humiga ako sa kama ko at muli namang tumulo ang luha ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin ito. Rafael, bakit mo sa akin ginawa ito? Paano na ako ngayon? Ilang saglit pa akong nasa kwarto ko nang maisipan kong pumasok sa loob ng kwarto ni Rafael. Wala nang kahit isang damit na iniwan si Rafael. Katibayan lang na hindi na siya muling babalik. Humiga ako sa kama niya. Napansin ko ang kulay puting plastic na nasa ibabaw ng unan. Kinuha ko iyon at binuksan. To Melissa, iyong nakasulat sa papel na nasa ibabaw bago ko binuksan ang laman. Pinunit ko ang laman nito at tumambad sa akin ang lapad-lapad na 1,000. May ATM din itong kasama at nakapangalan yon sa akin. Nakasulat din doon ang password ng ATM. Humagulhol ako ng iyak. Bakit? Bakit mo ako pinaasa? Hindi siya bigla ang desisyon dahil plano na niya akong iwan. Sinadya niyang gawan ako ng bank account para sigurado may pera pa rin ako magagamit kapag naghiwalay na kami. Sobra-sobrang sakit ang nararamdaman ko dahil sa nalaman ko. 3 araw na ako sa kondo ni Rafael
At sa loob ng 3 araw na yon, ay hindi na nagparamdam sa akin si Rafael. Sinikap kong lumaban na sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ako lumabas ng bahay. Mabuti na lang at maraming stock na pagkain sa refrigerator. Isa rin ito sa mga pahiwatig ni Rafael na iiwan na niya ako dahil pinuno niya ang laman ng refrigerator. Bagay na hindi niya ginagawa noon. Habang nakahiga ako sa sala, ay tumunog ang doorbell. Kaya tumakbo ako para buksan ang pinto. Bumalik si Rafael. Good morning. Ma'am, delivery para kay Melissa Quintos. Napawi ang ngiti ko nang malaman kong delivery man ang dumating. Wala naman akong in-order online. Galing po ito kay Althea. Galing sa kanya? Tumango ang delivery man at binigay sa akin na maliit na box. Maraming salamat po. Nakatulala pa rin ako kahit 1 minuto na akong nakatingin sa dinaanan ng delivery man. Althea? Binuksan ko ang laman ng box at nakita ko ang birthday invitation ni Rafael. Muli namang tumulo ang luha ko. Wala akong kaalam-alam na birthday na niya bukas. May maliit na USB at USB stereo na kasama. Binuksan ko iyon at sinaksak ko ang USB upang marinig ko ang laman ng nasa USB. Isa lang siyang pampalipas oras ko. Masarap siyang kasiping, kaya hindi ko na-control ang sarili ko. Sinadya niyang mabuntis siya kahit alam niyang hindi ko gusto magkaroon ng anak. Dahil ayaw niyang ipalaglag ang bata, kaya hihiwalayan ko siya. Hindi ko siya minahal. Ikaw lang ang minahal ko. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit sa narinig ko. Kahit hindi direktang binanggit ni Rafael ang pangalan ko, alam kong ako ang tinutukoy niya. Napakasakit malaman na isa lang akong pampalipas oras niya. Minahal ko siya dahil ang akala ko ay mahal din niya ako. Nagkamali ako. Dahil hindi niya ako minahal. Tumunog ang cellphone ko. Unknown numbers iyon. Hello? Sino to? Natanggap mo ba ang gift ko sa'yo? Sabay tawa ni Althea. Pinilit kong huwag umiyak. Maraming salamat sa regalo mo. Nagustuhan ko. No problem. Kaya pala ako tumawag sa'yo ay dahil naaawa ako kay Rafael ngayon. Iyak siya ng iyak dahil sa'yo. Hindi ba dapat masaya na kayong dalawa? Sambit ko kay Althea. Actually, nakukonsensya siya sa ginawa niya. Kaya sana pumunta ka bukas sa party ni Rafael. Huwag kang mag-alala. Walang ibang bisita na pupunta kung hindi ang pamilya lang niya. Hindi ako pupunta. Okay, ikaw ang bahala. Malay mo, bumalik na siya sa'yo kapag nakita ka niya. Ayaw mo ba na bumalik siya sa'yo? Pinutol ko ang tawag niya. Mas lalong naging magulo ang isip ko dahil sa sinabi niya. Muling tumawag si Althea, ngunit hindi ko na sinagot ang tawag niya. Kaya nag-text na lang ito. Bago ko makalimutan, Halloween costume ang gusto ni Rafael na suotin ng mga bisita. Since October 30 naman ang birthday niya. Huwag kang mag-alala. Papadalhan kita ng costume na babagay sa'yo. Suotin mo siya kapag naisipan mong dumalo sa party. At binura ko ang text niya sa akin nang matapos kong basahin. Tinawagan ko si Stella upang may makausap ako. Ang laki-laki ng kondo niyo. Sambit ni Stella. Abala siya sa paglilibot sa loob ng kondo. Maganda ba? Umarko ang kilay ni Stella. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Teka, parang may kakaiba akong nararamdaman sa'yo. May problema ka ba? Hindi naman nawawala ng problema ang tao. Umupo siya sa tabi ko. Bakit wala si Rafael? Huminga ako ng malalim. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Alibay ko. Hais,
paano kita matutulungan? Kung hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Ani ni Estela. Estela, umiyak ako ng malakas sa kanya. Niyakap ako ni Estela para pakalmahin ako. Estela, iniwan na ako ni Rafael. Ano? Bakit ka naman niya iniwan? Pinunasan ko ang luha ko. Ang sabi niya, ayaw niya na sa akin. Iniwan niya ako dahil ayaw niya magkaroon kami ng anak. Gago pala yung Rafael na yan. Tama lang nahiwalayan mo siya. Dahil wala siyang kwentang lalaki. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Tumigil ka nga. Nakikita mo bang sarili mo ngayon? Kung hindi mo nakikita, halika, ipakikita ko ang sarili mo. Hinila niya ako papunta sa kwarto ko kung saan may malaking salamin doon. Stella, dahan-dahan naman. Hindi siya nakinig. Nang nasa harap na ako ng salamin, ay pinagmasdan ko ang sarili ko. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka pa naliligo. Ang dumi-dumi ng suot mong damit. Nangangamoy ka. Ang buhok mo, parang walis tambo. Ganyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Pinababayaan mo ang sarili mo para lang sa tao na kahit kailan, hindi ka minahal. Melissa, hindi dapat pinanghihinayangan ang katulad ni Rafael. Dahang-dahan kong kinapa ang sarili ko. Mas lalo akong naging matured sa itsura ko. Tama ang sinabi ni Estela. Sobrang haggard ko na talaga. Makikinig na kaya si Melissa kay Estela? O patuloy siya magbubulag-bulagan dahil sa pagmamahal niya kay Rafael? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!